Okay, so good afternoon guys. Good morning pa pala. Good morning. So practical tips tayo. Learn from your mistakes. The best yung learn from others' mistakes. Yun bang alam mong mali? Huwag mo nang i-prove na mali sila. Na isa yan sa mga na-learn natin recently, no? Doon sa tanim natin na may problema, no? So, kaya ginagawa natin ngayon ito. Of course, ito din yung ginagawa natin doon before. Yung first Ampalaya GDF na araro natin dito sa gilid ng mga, ano siguro, 1.5 meter. 1 meter to 1.5 meter yung distance na inararo natin sa gilid ng mulch, no? Yan din ang ginagawa natin doon. Doon sa first tanim, same lang nito. Only pagtanim natin second kasi paulit na yung tanim. Yung nagka-problema natin yung matutulis ang bunga. So ginawa natin din natin inararo ulit. So isa 'yon sa mga na-learn natin na dapat wag nang subukan. No, so before niyan, sa practical tip, shout out muna kay Uncle. Ayan si Uncle, si Jikjik, si Jokjok at saka si Agaw ko. Kasama yung mga kalabaw na ugis, shout out. No? Shout out sa ating mga kaibigan over Luzon, Visayas and Mindanao. No, shout out Rodjin Agudera ng Dumingag, Sambanga del Sur. Shout out Marvin San ng Medellin, shout out Ryan Shane Ronquillo, shout out Nonoy Jason ng Iloilo, shout out Dondon Inosya ng Busay, Cebu City, shout out Jimar Mina, shout out Leone Ulay, shout out Iiman, shout out Arman Ares ng Leyte, shout out Tikong TV, shout out Insakto TV, shout out kay Police Farmer ng Iloilo, shout out Idmar Kangayda ng Aklan, shout out Arvin Benedicto ng Batangas, shout out Arwin Ayala Villanueva, shout out Merson Fernandez ng Rundas Cebu, shout out Joy Cutify Vlog, shout out Sir Cha the Farmer, shout out Grandior Macizo, shout out Angeline Rodriguez, also shout out Reggie de La Paz ng San Miguel Bulacan, shout out din kay Jirel Kanoy Vicente ng Panabo City, Davao. No? Shout out Ana Marie Culiao Panga-Panga. Shout out Telebeth Dacuma. Shout out LGL Barok TV. Shout out Sir Ruel Garcilian. Shout out Sir Jiri Caburog ng Sibunga. Shout out Saldi Canyones. Shout out Yamomo Backyard. Also shout out Toto Farm Vlogs, shout out The Fisherman Fishing Adventure, also shout out Jerry's Journey TV, shout out Mark Anthony Alonso, shout out Bigoy Mel, shout out Arwin Villanueva, shout out Ricardo Taupo, shout out Young Farmer, shout out kay Rinaldo Pilayo ng Candaba, Pampanga. Also shout out Sir Alex Makla or Junjun Agri Tayo Makla ng Panabo City, Davao. Also shout out kay Sir Ricardo Talban. Shout out din kay Sir Idmar Arakap at kay Sir Joseph Tancha ng Compostela, Davao. Also doon tayo sa practical tips. Also isa sa again, lagi kong sinasabi doon sa mga previous videos natin na meron tayong mga gagawing adjustments, no? Dito sa ating third Ampalaya GDF, no? So nung una gusto ko sana mag-intercrop, ngayon hindi na, monocrop, single crop, Ampalaya lang, no? Bahala na yung masayang yung tabla. So ginagawa natin guys, inaararo natin dito sa gilid lang mulch,
para yung mga ugat makaarangkada habang lumago yung ating mga tanim, no? Kasi kaya niya yung abutin yung mga ugat dyan. Maski dun sa sentro, kaya pa. Pag okay lang yung tanim. No, so isa sa mga na-learn natin, yun nga, na-learn natin dun sa mga previous nating mga tanim is yung land preparation talaga. Kailangan dito sa Ampalaya, di dapat maging kampante, di dapat maging nyunbang. Ah, okay na yan. Di pwede. Ayan, shout out kay agaw ko. Shout out sa ugis niyang kalabaw. Hanggang ngayon, ugis pa rin. No? So, isa yan sa mga adjustments natin, no? Na SOP talaga ang land preparation dito sa Ampalaya. No? So, yung first Ampalaya natin na binagyo, same lang nito. Inararo natin sa gilid. No, only tinamnan natin ulit yung second tanim doon sa same area na binagyo. Tapos ginawa natin, di na natin inaararo. So chances, yung lupa napakatigas. Talaga. Dry na dry. So kaya yung tanim natin, ayan. Ngayon may problema. Pero thanks God, at least may progress na doon. No? So ito yung mga ginagawa natin. No? So ito na yung itsura. So gagawin sana namin ngayon is mag-building dito na area since nag-aararo pa tayo. Naghabol din tayo sa oras, guys, kasi madalas yung ulan dito. No? So ginawa natin, habol ng oras. Gusto ko sana araruhin lahat. Pero based sa oras, parang di na kaya. So ginawa natin, doon na lang tayo sa gilid ng mulch. No? So again, practical tips. Yung experience natin na magkamali is yun yung paraan para matuto tayo at maging listo. O yun bang maging mas mag-ingat pa tayo dun sa mga ginagawa natin kasi yun nga mahirap magkamali lalo na dito sa Ampalaya sa talong, sa tingin ko parang kere lang yon kasi pag magkamali ka mahabang buhay nun, pwede pa maparecover dito sa Ampalaya mahirap, no? But again, thanks God again para sa akin the best. Pag alam mong mali na, huwag mo nang subukan. Pag alam mong di yun effective, huwag mo nang i-prove. No? Kasi yan yung mga na-learn natin, guys. No? Kasi, of course, may mga nagsasabi sa atin na dapat araruhin talaga yung mga ganon. No? So, pero at least, yan ding masakit sa akin. Kaya gusto ko talaga i-try sa sarili ko. Why not? Why not try? No? Pero again, yun nga. Yan din yung masakit. No? Pag nagka-problema na yung mga tanim. Kaya dito, again, part sa prevention. Hoping sana magtuloy-tuloy lang. Thank you, Lord. God's grace and God's blessing. Sana okay lang. So yan na yung process dito sa ating. Yan na yung ano, guys, final land preparation natin. Araruhin sa gilid. So yun na yun. No, so practical tips. Dapat hindi yung learn from your mistakes, kundi dapat learn from others' mistakes. Yan yung the best. No? Again, practical tips, sana hoping makatulong. Ulitin ko, huwag niyo nang i-try yung mga sa tingin niyo ay kaya niyo. Same sa mga ginagawa ko. Abnormal.
Pero again, di pa huli ang lahat. May pag-asa pang darating. May bukas pa. Oh, so yun lang, maraming salamat. Ito pa rin si Jupi La Farmer. Anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo. Suhito, ugmay, kahibalo. Apan ay sabak kay manuon pa ko. Daghang salamat. And God bless.